Kahit naman yung oras natin. Ano guys, no? Salamat nga pala sa pagsuporta nyo sa YouTube channel ko, no? So, araw-araw, kung kaya kong magbuo ng isang video para sa pagtatali ng mga heavy equipment, maliit o malaki, ipapakita ko sa inyo guys, no? Stay tuned guys, para makakuha kayo ng idea kung sakaling makapasok kayo sa Canada para sa mga heavy equipment operator and driver. Napakasarap ng biyahe na to. Ito yung biyahe na full of happiness. Salamat mga guys. So, good morning guys, ano? Nandito ngayon tayo sa isang site, ano, hindi pa masisimulan. Kaya wala pang tao, pero nandito na yung mga unit nila, no? Andiyan na yung mga malalaking unit, katulad ng, ayan, caterpillar, at saka ito, milling machine. At saka mayroon rin itong, tawag dito, vibrator, ano tawag yan, son. No? So, habang hinihintay ko yung tawag sa akin, kasi hindi ko naman maibaba dito dahil walang tao, ano? Naghihintay pa tayo ng tawag. So, kwento ko lang, ano? Yung mga panahong karating ko lang dito. So, yung dumating kami dito, siyempre, quarantine, 14 days, ano? Pang 15 days, lumabas kami sa bahay ni Kuya, ano? So, nag-umpisa na kami magtrabaho. Habang nagtatrabaho, nag-aaral kami ng friends every 2 times a week, no? So, kulang lagi ang oras. Ayos na rin yun dahil siyempre nagkakaroon tayo ng sahod, no? Hindi katulad ng ibang company, ano? Yung first 6 months nila, napakahirap kung mayroong kang kita o wala. So, dito naman sa company ko, na napasukan ay napakasarap, napakasaya, no? Binigyan kami ng allowance namin. So, hindi kami pinahabayaan, no? Napakaganda naman. At habang hinihintay ko naman ang pagkuha ng lisensya, so, ginagamit ko yung international license ko, no? So, nakakapag-drive din ako ng kahit anong sasakyan naman, pero dahil siyempre baguhan tayo, so ang aking daladala ngayon ay yung mga hindi ganong heavy. So light lang, light vehicles, pero okay na rin. So ngayon, ayan, katulad niya, no? Ganyan sana ang daladala ko, pero dahil wala pa nga tayo lisensya, no? Hindi pa tayo makakapagdala ng ganon dahil alam nyo na. O, tiyaga-tiyaga lang muna tayo sa hindi naman bulok. Hindi naman bulok. Maliit lang, pero maayos naman, ano. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magtali sa mga heavy equipment, ano. Dahil minsan, pagka na-check ka ng pulis, di matitikitan ka kapag not safety yung iyong pagtatali, ano. So, ipapakita ko lang sa inyo palagi kung paano yung pagtatali. Kung makakuha man lang kayo ng idea sa mga gustong bumiyahe o gustong mag-apply ng heavy equipment operator and driver, ano? Kasi dito, pagka driver ka ng lube trailer, dapat kabisado mo rin magtali at kung paano i-operate ang mga heavy equipment, no? Pero iti-training ka naman dito ng iyong bossing, ano? So, tingnan nyo yung pagtatali ko. Papakita ko sa inyo. So, sa simulan natin sa maliit tapos sa malalaki, ano? Parang nag-aaral lang. Simula tayo sa simula para hindi tayo masira, mabigla, no? Kasi kapag doon ka kagad sa malaki, nalaglagan ka ng isa, ay diyari ka na sa kalsada. So, ito tayo muna sa maliit. Kung naisisecure mo yung maliit ng maayos, kasi yan ang pinakamahirap isecure, yung maliliit na bagay sa kalsada, sa trailer truck mo, no? O sa truck mo, kung paano mo siya itali. Kasi minsan, kala mo mahigpit na. Pag nakakalog pala, kasi hindi pwedeng hindi nakatali lahat ng mga gamit mo sa loob ng truck mo. Kasi bawal yan dito sa Canada, ano? Check natin mga guys. So guys, ito lang yung dala ko ngayon dito, ano? Ayan, so napakaliit lang para sa akin kasi sanay na tayo sa malalaki, ano? Pero ang dala ko, mas malaki pa halos, no? Halos mag-u-over na siya sa kanyang capacity, ano? So, kailangan, pag nagtali ka dyan, yung bucket na niya, may strap.
bawal lang walang strap, ano? Tapos yung kadina niya kailangan apat 'yan, no? Kailangan makita nila kabilaan, no? Ayan. Ito. No? Kabilaan makita nilang naka-binder ka at nakakadina, no? Ganon din 'yan sa kabila. So ayan guys, no? Dahil ang bigat niyan ay nasa ibabaw, so dahan-dahan ka lang kasi kalimitan yung mga ganto. Bumabagsak 'yan pagka sa medyo malaking curve, ano? Ayan. Kasi medyo mas mabigat yung ibabaw niya. Parang tangkir din 'yan, ano? So papakita ko lang sa inyo kung paano ko tinali yung likod kasi para makakuha kayo ng idea, kasi kailangan talaga ang bakit ng ganyan, naka-strap 'yan, ha? Strap. Tapos nakakadina ka. Ito, kadina. Ayan. Tapos, nakapatay lagi ang makina. Susi, no? Ayan, ganyan siya. Sa likod. Kailangan ilalagay mo siya sa talagang mismong talian. Kung ayaw mo dito, pwede mo ilagay doon. So, kapag dito, okay lang rin. Kapag ang dala mo ay lubid thriller, dito mo siya itatali, no? Kasi ito sa akin, may boxes siya. May box siya. Kaya, doon ko nalang sa gitna nilagay. Ano? Ayan. So, okay naman siya. So, nasa portaner lang itong aking daladala ngayon. Kubota. Ago. Ano? At, siguro may gagawin dito. Kaya, nakalsada. Ayan. Habang hinihintay ko yung aking lisensya na pang thriller, so okay naman kung magte-thriller ako, tapos parehas din lang yung ano tawag dito, sahod mo sa oras, di ba? So minsan nag-iisip ka, bakit ka pa magkukuha ng pang thriller, parehas naman yung oras nun, no? So hindi natin alam kung itataas yung basic ko. Basta habang wala pang lisensya na 1, yung 5 ko gagamitin ko sa mga kahit anong unit namin. So marami naman kaming unit na panghatak, may mga pick up na maliliit, ano. May bayad naman yung oras natin. Ano guys, no? Salamat nga pala sa pagsuporta niyo sa YouTube channel ko, no? So araw-araw, kung kaya kong magbuo ng isang video para sa pagtatali ng mga heavy equipment, maliit o malaki, ipapakita ko sa inyo guys, ano? Stay tuned guys para makakuha kayo ng idea kung sakaling makapasok kayo sa Canada para sa mga heavy equipment operator and driver.